ibigay. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Joshua 7. Amen. Ang isi-share ko po sa inyo ay patungkol po sa kasalanan ni Akan. Kung bakit natalo sila ng kanilang mga kalaban. Bago po tayo tumako dito sa Joshua 7, bigyan lang po muna natin ang konting ano lang po yung Joshua 6. Dito po sa Joshua 6, mababasa po natin dito na natalo po ng mga Israelita ang Jericho. Amen? Sa pamamagitan lamang po ng pag-ihip ng kanilang mga tambuli at di ba sa pagsisigawan nila, tapos yung umikot sila ng 7 beses. Naalala po ba natin yun? Nabasa po ba natin? Yun. Pero po, nung dumuho na po yung Wall of Jericho, di ba? Bago doon, sabi ng Lord sa kanila, sabi sa Joshua 6 verse 18, sabi ito, basta huwag na huwag kayong kukuha ng anumang bagay roon. Lahat ay tututukin. Kapag kumuha kayo ng anuman, kayo ay magiging sanhi ng pagkakapahamak ng buong Israel. Yun ang sabi ng Panginoon. At ang sabi niya rito, ang ginto, bilak, at ang soobakal ay para kay Yahweh at dapat ilagay sa kabangyaman. Yun ang sabi ng Panginoon. Pero, dumating yung time na si Akan ay nagkasala. Amen? Siya po ay natukso. Kung babasahin po natin ang Joshua 7, nandito po yan. Si Akan po ay nagkasala. Natukso po siya na umumit, kumuha, magnakaw ng mga bagay na nandun sa Jericho. Mapapasa po natin yan dito sa Joshua 7:21. Sabi rito, sa mga bagay na samsam ko sa Jericho, may nakita akong isang mamahaling damit na yari sa Babylonia, halos 8 librang pilak at isang barang ginto na mahigit pang 2 libra. Ibig sabihin, ninakaw niya po yun, kinuha niya, inumit niya. Kaya nung time na yon, yung Jericho, malaking lungsod. Amen. Nung lumaban muli ang mga Israelita sa lungsod ng Hai, kung titingnan po natin yung Jericho, ganito kalaki. Ganito malaki po talaga. Yung Hai, ganito lang kaliit. Kung bakit sila natalo? Kung bakit sila natalo? Alam niyo na natalo sila, yung lumaban silang muli doon, ang sabi ng Panginoon, nagreklamo si Joshua, sabi ni Joshua, bakit kami natalo, hindi kami sinamahan ng Lord. Alam niyo, nag-ahit pa siya ng ano niya, yung ulo niya, ganon. Alam mo, sabi ng Lord sa kanya, sabi niya rito, bakit ka nagpapatira pa ng ganyan, nagkasala ang bayang Israel, nilabag nila ang aking utos, sabi ganon, kumuha nga si Akan ng bagay na hindi ipinahintulot ng Panginoon. Amen? Kaya po dito, makikita po natin dito sa binasa natin na huwag tayong magdanakaw sa Panginoon. Huwag tayong mag-uumit. Huwag tayong mandadaya sa sinasabi ng Panginoon sa atin. Ano po ang kautusan ng Lord? Ibigay natin ng may katapatan ang ating mga tithes and offering. Parang sinasabi natin na parang ang pangit ng salitang nagnanakaw tayo sa Panginoon. Alam niyo po ba na sinabi niya sa Malakay 3:9-10? Sabi doon, ninanakawan niyo ako sa paanong paraan? Sa hindi niyo pagbibigay ng may katapatan ng inyong mga tithes and offering. I mean, ang pangit na kanyang pero totoo po yun. Sabi nga doon, nag-umit. Ibig sabihin, kumupit. Kumupit si Akan. Hallelujah. Dito makikita rin natin na ang kasalanan ng isa, nadamay po ang buong Israel. Ibig sabihin, sa pamilya po natin, kung meron tayong kapamilya na hindi nagtatapat sa Panginoon, na hindi nagbibigay ng may katapatan sa Panginoon, kaya po pala tayo nadadamay. I mean, kaya po talaga dapat lahat po tayo nagtatapat, nagbibigay ng may katapatan sa Lord. Kaya po pala, nakakaranas tayo minsan ng laban ng buhay, na parang lagi tayong palunan. Kahit na, sabi nga, ginagawa na araw ang gabi, ginagawa ng gabi ang araw sa kahanap buhay. Pero, parang sabi sa Ageo 1:6, 1:8, na
parang nahuhulog sa butas na buslo. Gusto po ba natin yung ganon? Ayaw po natin yung ganon. Kaya dapat po, sundin natin ang salita ng Panginoon, sundin natin ang sinasabi ng Diyos na maging tapat tayo lagi sa lahat ng area ng ating mga buhay. Amen? Kaya, alam nyo, di ba ngayong 2014, meron po tayong mga New Year's Resolution. Amen? Sino po ba dito yung may mga New Year's Resolution? Hallelujah! Sabi po sa amin, hindi New Year's Resolution, New Year's Commitment sa Lord. New Commitment sa Lord ang inano ko sa mga anak ko. Kasi sabi ko, lalo po ngayon na first fruit time natin. Diba, in-exhort ko po sa inyo nung linggo, yung Kawikaan 3, 9, and 10, na bahagi na natin ang Panginoon ng kayamanan na lahat ng ating mga tinatangkilik sapagkat hindi tayo, sabi, pasahin natin, si Yahweh handugan mo bahagi ng kayamanan. Pinakamainam na ani mo sa Kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Purihin po ang Panginoon. Sino ba dito ang ayaw talaga ng lagi natutuyuan ang baman? Ano ba yung baman? Yung lalagyanan? Yung parang bodega. Amen. Sino ba rin kayo ayaw ng ganon na lagi na lang wala? Magbubukas tayo ng rep, laging wala. Magtitingin tayo sa bigasan, laging wala. Magbubukas tayo ng ating wallet, laging wala. Yung ganon. Papayag po ba tayo ng ganon? Sa loob ng isang taon, kung hindi po tayo magbibigay ng ating mga first fruit, ganon po ang mangyayari sa atin. Kaya po, ngayong taong ito, unahin natin ang Lord. Huwag tayong matakot na ibigay ang first fruit natin sa Panginoon. Kasi, kung titingnan po talaga natin ang buhay natin, lahat naman po talaga galing lang sa Panginoon eh. Lahat naman, lahat. Hininga natin, buhay natin, lakas natin, trabaho, lahat-lahat sa buhay natin sa Panginoon nagmumula. At ang hinihingi lang ng Panginoon sa atin, isang parte lang ng yung first fruit mo, yung 12 months mong kikitain sa loob ng isang taon, di ba kasi isang taon, 12 months, 1 month lang hinihingi ng Lord na i-offering mo sa Kanya yan. Di ba, sabi nga ng lingkod ng Diyos, hindi tayo lugi. Kasi meron pa tayong 11 months na gagastahin. Magtiwala lang tayo sa Panginoon, huwag tayong matakot sapagkat ang Diyos ay napakabuti na napakabuti at talagang tapat sa ating mga buhay. Alam niyo po, sa amin, sa pamilya ko, sana ma-encourage din kayo na gawin din po sa pamilya niyo ito. Pero sa pamilya lang po namin ito, na nung New Year, talagang binaba ko sa kanila, sa mga anak ko, na magkaroon kami ng sariling alkansya. Sariling alkansya. Kasi sabi ko, hindi pwedeng pagdating ng first fruit time, wala kayo. Dapat kasama rin kayo na magbibigay. Kaya nung unang araw, binigyan ko talaga sila ng pera, yung parang sabi sa Bicol, pasakatan. Siguro alam ko yun ng mga mga Bisaya o kaya ano, pasakatan. Yun, nilagyan ko po yun ng pera at yun para sa Panginoon po yun. Sa loob ng isang taon, huhulugan po namin yun. Pero tag-iisa po kami. At sabi ko sa kanila, mayroon pa akong deal sa kanila na kapag kung sino yung pinaka may maraming hulog, idudouble ko yung pera niya. Dudublihin ko yung pera, pero yung laman ng alkansya sa Lord yun. Sabi ko yung susunod, kalahati lang yung pangatlo, report lang. Para po ganahan po sila na mag-ipon para sa Panginoon. Para sabi ko sa kanila, alam nyo kapag inuna nyo ang Lord, sabi nga sa Matthew 6:33, unahin mo ang Diyos, ang lahat ng bagay ay susunod sa iyo. Sabi ko, anak, kapag inuna nyo ang Panginoon, yung trophy na yan, yung medal na yan, susunod sa inyo
pamilya natin. Kasi yun po talaga ang ginawa ko noong New Year's na sabi ko hindi dapat matapos ang 2014 na hindi tayo nakakapag yung nakakapaglingkod ng the best sa Lord, yung nakakapagbigay talaga ng mas higit pa. Kung nakapagbigay noong 2013, mas higit pa ngayon 2014. Dapat taasan natin ang paglilingkod natin, taasan natin ang pagbibigay natin sa Panginoon. Huwag tayong matakot sapagkat alam nyo naman po na talagang hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon. Ang Diyos naman talagang nandyan. Lahat ng pangangailangan natin alam ng Panginoon. Hindi natin pwedeng pagsinungalingan yan. Kasi siya nga ang lumikha sa atin eh. Amen? Kaya sa oras na ito, ibigay natin ang pinakadabay sa Lord. Huwag tayong matakot. Ang ating mga first fruit, ibigay po natin. Sige, palagay natin ang ating mga offering box sa harapan. Naibigay na po natin ang pinakadabay sa Lord. Pumigil po tayo at himuko at panalangin po natin ang ating mga tithes and offering. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po muli sapagkat tunay po, Lord, na sa oras na ito, muli po na naman namin maipaparamdam sa iyo ang aming pag-ibig sa pamamagitan ng aming mga pagbibigay ng aming tithes and offering ng may katapatan. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid ko na sa oras na ito, nagkaloob po. Patuloy mo po silang pagmanain. Patuloy mo po silang maranasan, Panginoon, at pagpapalang nagmumula sa iyo. Ano man po ang kanilang mga pinagkakakitaan, trabaho man ito, negosyo, Lord. Hallelujah, ito na po ang patuloy na magpala, O God, upang tuloy-tuloy, Panginoon, na sila, Panginoon, ay makapagbigay sa iyo ng higit pa, O Ama, sa na naisin nila, Panginoon. Lord, sa mga kapatid ko sa oras na ito, ang puso, Lord, ay may pagnanasa na magbigay. Subalit wala, patuloy mo rin po siya, Panginoon, pagpalain upang maranasan din niya, Panginoon, ang mga pagpapala nagmumula sa iyo. At siya rin po, Panginoon, ay makapagkaloob din po, Ama, upang siya ay makatulong din po sa pagpapalawang, Panginoon, ng gawain mo. Hallelujah, sa buong mundo, Panginoon. Ama, maraming po salamat sa salapi pong mga lilikom. Tunay po ito'y nagagamit, Panginoon, sa ikaluluwalhati ng iyong dakilang pangalan. I-multiply mo po ito na higit pa, Father God. Salamat po, Ama, na marami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.